Yo, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball kung saan tayo ay naghahatid ng mga mabilisang balita sa loob at labas ng NBA. Tayo ay gumagawa ng dalawang video, minsan tatlo pa nga, sa isang araw. Jersey ng Team USA na gagamitin para sa Tokyo Olympics inilabas na. Pero bago yan, heto nga muna ang ating mga fast break balita. Chris Paul humingi ng patawad kay DeAndre Ayton matapos na maagaw nito ang huling rebound sa mga huling segundo ng kanilang laro sa Game 1, kung saan yun sana ang kukompleto sa 19 rebounds ni DeAndre Ayton at sa kanyang 22 points upang maging kauna-unahang manlalaro na tumala ng 20 points, 20 rebounds sa isang laro sa NBA Finals. At walang niisa man ang nakagawa niyan sa loob ng dalawang dekada. At kaya matapos na malaman iyon ni Chris Paul, ay agad siyang humingi ng patawad kay DeAndre Ayton. At maging siya man ay humingi ng pabor sa lamesa ng mga opisyal upang ibigay na lang ang rebound na iyon kay DeAndre Ayton. At ayon nga din sa mga usap-usapan, maging sa Devin Booker ay hindi nga nagustuhan ang ginawa ni Chris Paul. Pero huli na ang lahat at wala na tayong magagawa pa. At samantala sa ibang balita, para mismo sa analyst na si Evan Macy, galing mismo sa kanya na sigurado na nga siya na maliban sa mga manalarong na uugnay ngayon sa Los Angeles Lakers, ang totoo talaga sa lahat ng mga rumors na iyon ay itong si DeMar DeRozan, kung saan para mismo sa kanya, naghahanda na ang Lakers para kay DeMar DeRozan sa offseason. At ayon pa mismo sa kanya, magkakaroon dito ng sign-in trade sa pagitan ng dalawang team na ito, kung saan para mismo kay Evan Macy ay magiging madali lang ang trade na ito. At kahit na wala siyang sinabi kung sino nga ba ang ipapalit dito ng Lakers, pero para sa akin lang, mukhang si Dennis Schroeder dito ang kanilang ipapalit at siguradong may kasama pa. Sa ngayon nga, nag-a-average si DeMar DeRozan ng 21 points per game, 7 assists, 4.2 rebounds, at may 1 steal per game, may 88% sa free throw, at may field goal percentage na 50%. At kaya yan nga mismo ang ating aabangan. At sa ating huling balita, jersey ng Team USA inilabas na, kung saan kanina nagkaroon na ng pictorial mga sir ang mga kasali sa Team USA na siyang sasabak sa Tokyo Olympics. Pero take note mga sir, ito pa nga yung blue jersey nila at wala pa yung iba. At kaya heto nga muna ang ating pasilip sa kanilang bagong jersey. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Anthony Alfaro Channel, kay Joseph Golena, kay Jericho Pabalay, at kay Daniel Fernando. Maging una sa ating mga balitang basketball, mag-subscribe na at like ang ating video bilang suporta. And as always mga sir, maraming salamat ho sa panunod.